Higit 130 ruta ng mga pampublikong sasakyan ang muling bubuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang po dyan ang 68 traditional jeepney routes, 32 UV express routes at 33 city bus. Katumbas ito ng higit 11,000 PUVs na madadagdag sa mga lansangan. Ayon sa ahensya, karamihan sa mga rutang ito ay dumadaan sa mga eskwelahan. Ang good news, special permit lang ang magiging requirement sa ngayon ng LTFRB para makapamasada sa mga nasabing ruta imbis na Certificate of Public Convenience o CPC. Pwede nang mag-apply na ang mga operators simula ngayong araw. Gusto natin mabit yung opening ng classes for Monday kasi kung i-CPC natin sila, it will take time for the application to get processed. So para makuha agad nila at makapag-operate agad sila on Monday, i-issue natin sila ng special permit. Pag nag-normalize na yung situation, that's the time that we will announce yung kanilang application for the CPC. Higit 130 ruta ng mga ata. Yan nga po ang tinig ni Attorney Cheloy Garafil, chairperson ng LTFRB. Hindi naman 100% masayang mga PUV operator ang reklamo nila. Bakit ngayon lang nagdesisyon ng LTFRB gayong sa Lunes na ang pasukan? Kahit sabihing special permit lang ang requirement, aabutin pa rin daw ito ng 1 o 2 araw para maproseso. It's not enough para mag-implement kami on the 22nd, di ba? August. Sa ano na yan? Ano? Monday na ba yan? Grabe. Yan po ang tinig naman ni Juliet De Jesus, ang tagapagsalita ng Mega Manila Bus Consortium. Tiniyak naman ng LTFRB na bukas ang kanilang opisina sa Quezon City sa Biyernes kahit holiday ito sa lungsod. Magbubukas din daw ang kanilang mga tanggapan ngayong darating na weekend. Hindi na rin daw kailangang mag-dry run dahil mga lumang ruta naman ang kanilang bubuksan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.